Hi everyone! Today's vlog, we're going to hear Word of God from Luchi Chang. So let's hear. We just surrender to everything, God, in the name of Jesus. Amen. Yung binasa po natin is about the apostles, yung mga apostles ni Jesus. So, the disciples devoted themselves to the apostles' teaching. So, ang mga apostles dati ay hindi talaga sila mga teachers. Wala silang mga training sa Biblia. Sila ay fishermen, tax collectors, and mga ordinary citizens like us. So, pero binigyan sila ng power and authority ni Jesus Christ. Meron silang experience dahil kasama nila si Jesus araw-araw, nilang kasama si Jesus. And tinuruan din sila ni Jesus. Ganun pa man, gusto nila makinig ng mga salita at ina-apply din nila ito. Andun din yung fellowship, di ba, pag kasama, di ba, may fellowship sa bawat isa. Pag sama tayo, like us, di ba, cell group, meron tayong fellowship, meron tayong kainan, or sa church natin, di ba, after ng sumba natin, meron tayong fellowship, kainan, di ba. So, fellowship is like cell group or activity sa church. Tapos yung breaking of bread, ang meaning dito is look expression that he sometimes the Lord suffers, it's the Lord suffers, or but on other occasions seems to prefer to an ordinary meal. So eating together is more a mark of unity, united, solidarity, and deep friendship. Diba pag magkain tayo, meron tayong may share sa bawat isa. So, andun yung parang encourage to one another also. So, the believers in Jerusalem were devoted also in prayer. Hindi lang sa kanang fellowship, hindi lang sa pakikinig, but then they are devoted to pray. And it's specific, it's referring also to specific prayers of times of prayer. Dati kasi, all time, meron silang time na mag-pray, di ba, alas? Andun sa the apostles attended Jewish service in the temple. Makikita ito sa Acts 3:1 na pumunta si mga apostles doon sa church para magsimba ng alas 3. So, but the apostles went also to church each day. Sa, makikita ito sa Acts 4:2-42. Yung kasi yung 3 p.m. why they are going to church is because yun yung parang kuwain ng mga Jewish people. Acts chapter 2 verse 42. Sabi naman dito sa Acts 5:42, diba, day after day in the temple courts and from house to house, they continued teaching and proclaiming the good news that Jesus is Christ. If you read the whole chapter of chapter 5, you will see that, di ba, kanang na-priso, ano yun, na-priso? Nakulong sila, pero God helped them to escape. Andun siya sa kanang sa verse, pero kanang mahaba kasi siya. So, ikuan ko na lang, i-short. Tapos, an angel came and then they opened the gate and then they escaped. And then after that, they continued.
the good news of God, even though kanang maraming mga hadlang, di ba? When they share the word of God, kanang ano yun? Yung dakpin sila, dakpin dahil hindi pwedeng mag-share ng word of God. So kahit ganun, tapos nag-share na sila noon, nag-share na sila, but then may ano yun yung Pharisees nakakita na Pharisees nag-share sila. So sinabi nila na kanang ikulong sila, but then merong isang tao na nagsabi, huwag mo sila kanang ikulong, hayaan niyo sila. Pero may pero, huwag kanang hindi sila ikulong, pero hindi na sila pwedeng mag-share. Pero kahit man ganun yung sabi ng tao na yon, patuloy pa rin sila nag-share. Dito sa last na verse, day after day, every day in the temple courts and from house to house, they continued teaching and proclaiming the good news that Jesus is Christ. So yun yung challenge natin ngayon, di ba? We are free to share the word of God, pero parang hindi ko alam, pero yun yung challenge natin na we need to share the good news, because we are free. When we go outside, we are free to share to other people, no? Amen po ba? Amen. I don't know, but God really remind us to share it. Kahit nga doon sa old times, kanang mahirap yung situation nila, but then they are courage. They have a passion to share the good news, because they know that God will help them when Amen. In times of troubles. Amen. So yun mga kapatid, gracias. The Lord will bless this word already. Amen.